Exaltation. At mga kapatid, let us welcome na po at atin pong malugod na pinapasalamatan ang Panginoon sa kanyang mensahero na kanyang dadaling po sa ating kalagitnaan mula po sa buhay po ni Pastor Marvin Bunagan ng Nasugbu United Methodist Church. Brothers and sisters in Christ, let us prepare our hearts as we listen to the message, to the blessing and challenges po ng kanyang salita mula sa kanyang lingkod, Pastor Marvin Bunaga. Ngayon po, magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat po na mga nakikinig sa ating pagsamba sa Grace United Methodist Church. Gusto ko po magpasalamat muna sa lahat sa inyong invitation na maging tagapagsalita sa ating simbang gabi. Ngayon din, maraming salamat po kay Pastor Edric as your administrative pastor na iyong patuloy na ginagamit, no po, ginagamit ang ating Panginoon dyan sa Grace United Methodist Church. Muli po, maraming salamat sa inyong invitation. My name is Pastor Marvin Bunagan na Nasugbu United Methodist Church. Ito po yung aking pangalawang taon na nakadestino dito po sa Nasugbu. Ang ating ministry ho rito is very fruitful and growing. Although dumadaan tayo sa pandemic, we praise and thank God dahil meron po tayong mga bagong mga kaanib na dumadalo po at nakakasama natin sa ating mga gawain. Kaya muli, patuloy nating purihin ang ating Panginoon sa gabing ito sa pamamagitan ng mensahe na ating maririnig patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. Ang topic ho na ibinigay sa akin ni Pastor Edric po ay about called to serve, no po, the story of exaltation sa Luke chapter 2 verses 8 to 20. So allow me to read to you, church, our text this evening. Again, Luke chapter 2, verses 8 to 20. Ito po ang sinasabi. There were some shepherds in that part of the country who were spending the night in the fields, taking care of their flocks. An angel of the Lord appeared to him to them, and the glory of the Lord shone over them. They were terrified, afraid. But the angel said to them, "Don't be afraid. I am here with you with good news, which will bring great joy to all the people. This very day in David's town, your Savior was born, Christ the Lord. And this is what will prove it to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." Suddenly, a great army of heaven angels appeared with the angels, singing praises to God. "Glory to God in the highest,
and peace on earth to those whom He is pleased. When the angels went away from them, back into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see these things that has happened, which the Lord has told us." So they hurried off and found Mary and Joseph, and saw the baby lying in the manger. When the shepherds saw him, they told them that the angels had said about the child. All who heard it were amazed, and what the shepherds said. Mary remembered all these things and thought deeply about them. The shepherd went back singing praises to God for all they had heard and seen. It had been just as angel had told them. Tayo pipinagpala sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Again, the story about baby Jesus. At dito, titigan natin mga kapatid, yung usapin ng kapanganakan ng ating Panginoon. At sa usapin na ito, mga kapatid, hayaan niyo pong mag-focus ako sa usapin ng ating mensahe patungkol sa pagkatawag ng ating Panginoon at paglilingkod natin sa ating Panginoon. God wants us to have a personal, interactive, one-to-one relationship with you. The Holy Spirit wants you to hear His voice, follow His lead, and walk forward in faith. He wants to give you the desire of your heart because He planted them there. God wants you to delight in obedience because He knows that that is the only way to truly deep, meaningful, fulfilling life in Jesus Christ. Sa ating pong paglilingkod at sa ating pagsunod sa ating Panginoon, kung bisan darating tayo sa punto ng ating buhay na kagaya tayo ng mga shepherd. Ano po? Yung sabi nito sa Bible, yung context dito mga kapatid, ay yung mga shepherd, sila ay nagbabantay ng kanilang mga tupa. At sa kanilang pagbabantay sa kalagitnaan ng gabi, merong lumitaw sa kanilang anghel. At ang anghel na ito ay merong mensahe sa kanila. At ang mensahe niyon ay kailangan nilang maiparating kay Mary at Joseph at makita nila ang ating Panginoong Jesucristo. So dito, sa pagkatawag ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga anghel sa buhay ng mga shepherd, mahalaga ang usapin dito mga kapatid ng pagsunod. Obeying God's call. God calls us all two things. Dalawang bagay lang. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and all your body. And love your neighbor as yourself. No? So easy to remember, but harder to do. Mabilis sabihin, pero mahirap gawin. Yung dalawang bagay muna yun. Na love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. And love your neighbor as yourself. So as we meditate yung mensahe ng ating Panginoon sa oras na ito mga kapatid, unang bagay na dapat tignan natin sa usapin ng pagsunod sa ating Panginoon, first is serving God allows us to experience the joy and peace that comes from obedience. Ulitin ko po, serving God allows us to experience the joy and peace that comes from obedience. Ang pagsunod sa ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng masayang karanasan at kapayapaan dahil tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Ito yung karanasan ng mga shepherd. Bagamat nung una, sila ay natakot, sila ay nakakinabahan, sabi nga, they were terrified and afraid. Pero sila po ay sumunod sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng mga anghel, sabi dito sa
sa verse 10, "But the angel said to them, 'Don't be afraid. I am here with good news for you, which will bring great joy to all the people.'" Noong una natakot sila, pero ang nagbigay sa kanila ng kapayapaan sa usapin ng pagsunod sa ating Panginoon, yung ibibigay nilang mensahe ay mensahe ng magandang balita. Na sila mismo bilang mga shepherd ay makikinabang. Kaya napapansin niyo sa mga instrumento na ginagamit na ating Panginoon para mangyari ang kanyang kalooban, yung mga simpleng tao. At ito, kagaya ng mga shepherd na ito, mga kapatid, ito ay napakasimpleng tao. Yung kanilang trabaho ay panggabi. Sila yung nagbabantay ng mga tupa. Magdamag sila nagbabantay para maproteksyonan ang mga tupa. Pero dito makikita natin, mga kapatid, na ang paglilingkod at ang pagsunod sa ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan at tunay na kapayapaan. Kaya rito ang paalala nila, huwag kayong matakot. Kasi minsan kapag usapin ho ng paglilingkod sa ating Panginoon, pag binigyan tayo ng task ni pastor or ni teacher, ni deaconess, minsan dumarating tayo sa punto ng ating buhay na para, ay, huwag po ako. Hindi po ako para dyan. Mabilis tayo tumanggi. Kaya tayo tumatanggi dahil natatakot tayo. O maaari, nakikita natin ang ating mga sarili na hindi karapat-dapat para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi nakikita natin yung ating mga sarili na tayo ay makasalanan. Pero dito, mga kapatid, sinasabi dito na serving God allows us to experience the joy and peace that comes from obedience. Peace with God is ours through faith in Jesus Christ. Yung kapayapaan na ito ay nagmumula sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya wala tayong dapat katakutan. Wala tayong dapat ipag-alala. Peace with God is the most important peace of all. Yun yung pinaka-the best na kapayapaan na maaari mong mararanasan kapag ikaw ay naglingkod at sumunod sa ating Panginoon. Pero ito makikita niyo sa last part ng text, sa verse 20, sinasabi doon na umalis, pagkatapos nilang sabihin yung mensahe kay Mary at Joseph, umalis sila na nagpupuri sa Diyos. Kaya sa ating paglilingkod, mga kapatid, lagi natin tandaan, bagamat nakakatakot sa una, pero sa kalagitnaan at sa pagpapasimula ng ating paglilingkod sa ating Panginoon, God allows us to experience joy and peace that comes from obedience. Sunod lang tayo sa ating Panginoon at kailangan natin patuloy na magtiwala at magpalalim sa relasyon natin sa ating Panginoon bilang Diyos at tanging tagapagligtas. Peace with God enables us to look forward to the future. Second, serving God involves work and effort. Ang pagsunod sa ating Panginoon, kinakailangan dito yung pagkilos. Kailangan dito yung marugdob na pagsunod sa ating Panginoon. No, serving God involves work and effort. Noong matanggap ng mga shepherd yung mensahe galing sa angels, sila kagad ay kumilos. Sila ay nag-effort maglakad sa mahabang pastulan para marating lamang yung lugar na kung saan nandoon ang tagapagligtas. So serving God involves work and effort. Once na tayo ay binigyan ng Panginoon ng task, once na binigyan tayo ng ating Panginoon ng pagkakataon na maglingkod sa kanyang ubasan, we need work and effort sa paglilingkod sa ating Panginoon. No, hindi pwede yung pagsinabi mo na Lord, susunod ako. Tapos magtapos mong sinabi na ako ka sa Panginoon na susunod ka, tutulog ka lang, hindi ka na mag-active sa church, hindi ka nakikinig sa sermon ni Pastor. No po. So once na sinabi mo sa Panginoon na yes Lord, no po, wala na itong talikuran. Wala na itong bawian. Bagkus, no po, kailangan
sa pagsunod at sa paglilingkod sa ating Panginoon, it involves work and effort. Talagit sa panahon natin ngayon sa pandemic na ito, nakakaranas tayo ng mahirap na sitwasyon ng ating buhay. In this time of uncertainties, mas lalong kailangan ng ating church, mas kailangan ng ubasan ng ating Panginoon ng mga tao na handang maglingkod at magbigay ng effort para mas mapaganda at maisaayos ang paglilingkod upang ma-extend ang mensahe ng Diyos sa lahat ng tao. Kanina, una ho, serving God allows us to experience the joy and peace that comes from obedience. Second, serving God involves work and effort. Third, serving God increases our faith. Ang pagsunod sa ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng mas malalim, mas mataas na pananampalataya sa ating Panginoon. Noong narinig nila ang mensahe ng anghel, dali-dali silang nagpunta sa lugar kung nasa saan ang ating Panginoon. Nag-increase yung kanilang faith. No po, na-excite sila, nakaranas sila ng excitement dahil narinig nila yung magandang balitang ito. Kaya serving God increases our faith. Habang tayo ay naglilingkod at sa pagpapasimula ng ating paglilingkod sa ating Panginoon, ang ating pananampalataya ay mas lalong lalalim at mas lalong lalago. Walang napag-iwanan sa kanila bagkos lahat sila sabay-sabay na pumunta kay Jesus at pinaabot ang mensahe kina Maria at Jose. Yung dating takot at naguguluhang mga pastol, noong sumunod sa Panginoon, sila ay nagkaroon ng pananampalatayang hindi matatawaran. Kaya pinakamasarap mga kapatid sa pagsunod sa tawag ng ating Panginoon sa usapin ng paglilingkod. Mapapansin ninyo, merong maturity, merong growth na mangyayari. Magkakaroon ng increasing faith sa buhay ng mga anak ng Diyos na sumusunod sa kanyang ubasan. Sumusunod sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya noong naranasan at narinig ng mga shepherd ang mensahe ng ating Panginoon, dali-dali hindi sila nagdalawang isip, sumunod sila at pumunta sila kay Mary and Joseph. Pang-apat, serving God allows us experiencing miracle. Serving God allows us to experience miracles. Ang paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon, makakaranas ka ng mirakulo. At yung miracle dito mga kapatid sa pagsunod ng mga shepherd, ito po, yung miracle dito ay yung maranasan nila yung kaniningan ng Diyos. Maranasan nila yung kaniningan ng Diyos at tayo habang naglilingkod sa ating Panginoon, mararanasan natin ang maraming mirakulo ng Diyos kung paano tayo isosurvive sa ministry na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Siguro in connection to our fourth point natin, serving God allows us to experience miracle. Alam niyo po, sa panahon ng pandemic, this is my testimony, ako ho ay nasa Nasugbu, Batangas. Noong nagsimula ang lockdown since March 16, hanggang sa mga sumunod na buwan, idligid po sa ating kaalaman, marami sa ating mga churches ang nahirapan sa usapin ng pinansyal na pangangailangan. Most specifically, our church workers and even our church members na wala ng trabaho, na po, natigil ang kanilang hanap buhay. Ang mga estudyante, malaking adjustment dahil sila ngayon ay online class. Module yung approach sa kanilang pag-aaral. Alam niyo po, isang miracle lang ating Panginoon kapag ikaw ay nasa paglilingkod. Bagamat hindi mo maiiwasan na doon minsan ang pag-aalala, pero dahil ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoon, no po, yung pag-aalala sinasabi ko, mararanasan mo yan. Pero kung hayaan na yung pag-aalala yan ay magpalamon sa iyo para hindi ka makakilos at hindi ka makapagpatuloy sa buhay.
Ito po, ano yung miracle dito mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon? Bagamat hindi ganun kaganda yung financial status ng church, ang ating Panginoon hindi po pinabayaan ang ating mga manggagawa. Dahil sabi nga, simple nga lang ang aking prayer noon, ang aking prayer, Lord, basta walang makakasakit at may araw-araw na pagkain, okay na po yun. Thank you, Lord. At yun ay miracle. Ito po, since pandemic, hindi kami nakaranas sa aming tahanan ng tagutong, tagtuyot, ito po, sa pang-araw-araw na buhay, dahil merong mirakulong ginagawa ang Diyos sa bawat araw. Lalo higit sa lahat ng mga mananampalataya na handang sumunod sa paglilingkod at pagtawag ng ating Panginoon. Serving God allows us to experience miracles. And lastly, serving God allows us to experience God's presence in new way. Serving God allows us to experience God's presence in new ways. This means that we are to cultivate an attitude of praise and thankfulness to God all day long. Na yung ating pagsunod sa ating Panginoon ay makakaranas tayo, mararanasan mo ang presensya ng Diyos sa bawat araw. It means that we are to cultivate an attitude of praise and thankfulness to God all day long. Ang shepherd, o yung mga shepherd mo ito mga kapatid, noong sila ay sumunod sa ating Panginoon, yung kanilang karanasan na ito ay hindi matatawaran. At ganun din mga kapatid sa Grace United Methodist Church. Sa ating pagsunod, sa ating pagtanggap ng pagtawag ng ating Panginoon, mararanasan niyo ang miracle ng Diyos. Mararanasan niyo yung increasing faith na nagmumula sa ating Panginoon. At yung presensya ng ating Panginoon ay mararanasan mo araw-araw. Dahil ang iyong pagsunod ay nakaangkla sa iyong relasyon sa ating Panginoon. Once you entered your life to God, tinanggap mo Panginoon bilang Diyos at tanging tagapagligtas, it is a journey. Pag sinabi mong, yes Lord, papasok ako sa relasyon at ikaw ang mamumuna sa aking buhay, take note. Make sure, mga kapatid, na yung ating buhay sa bawat araw ay talagang namumuhay tayo patungo sa kabanalan. At ang tanging inspirasyon natin ay ang ating Panginoon. So sa oras na ito, mga kapatid, 5 puntos yung ating pinag-usapan ngayon patungkol sa paglilingkod sa ating Panginoon, patungkol sa pagsunod sa ating Panginoon. Serving God allows us to experience the joy and peace that comes from obedience. Serving God involves work and effort. Serving God increases our faith. Serving God allows us to experience miracles. Serving God allows us to experience God's presence in new day. So as we meditate, as we reflect sa meditation na ito mga kapatid, lagi natin tignan at lagi natin tanggapin ang hamon ng pagtawag ng ating Panginoon. Nagkaroon man ng pandemic mga kapatid, huwag natin hayaan maging hadlang ito para hindi tayo makapaglingkod at hindi tayo maging parte ng paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag natin hayaan na yung pandemic na ito ay maging dahilan para maging tamad tayo na mananampalataya na walang ginagawa. Bagkus, gumawa tayo ng paraan mga kapatid kung paano natin maibabahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Marami ngayong mga pamamaraan kung paano natin maibabahagi ang salita ng Diyos at isang pagkakataon ito, yung ating online service. Kaya kung meron man tayong talento, kung meron man tayong ibinigay, meron for sure may binigay ang Diyos sa atin na gift. Kung paano natin magagamit ito, i-approach niyo ang pastor niyo, ang diakonesa ninyo, and start serving the Lord. Because serving the Lord is the highest, yan yung pinakamataas
na antas sa paglilingkod na gagawin natin sa ating buhay. Buhay para ng palataya, yung makapaglingkod sa ating Panginoon. So kagaya ng mga shepherd, mga kapatid, kagaya ng mga shepherd na ito, noong sila ay tinawag, sila ay binigyan ng mensahe ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga angels, hindi sila nagdalawang isip. Dahil alam nila na hindi sila papabayaan ng ating Panginoon. So kaya mga kapatid, sa ating patuloy na pagsamba, sa ating patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon, patutayan magpalalim at magpatuloy tayong magpasalamat sa Diyos na buhay, ibinigay ng ating Panginoon ang kanyang bugtong na anak para tayong lahat ay maligtas. Iyon yung kahalagahan at mensahe ng Kapaskuhan sa ating mga buhay. So muli, mga kapatid ko sa Grace United Methodist Church, sa ngalan po ni Pastor Edric Ancheta, ito po, patuloy na gamitin ng ating Panginoon ang ministeryong ito na maging pagpapala sa bawat isa at maging kalakasan sa buhay ng bawat isa sa atin. So let us serve the Lord together at ang ating Panginoon lamang siyang maparangalan sa buhay ng bawat isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at Amen.
Tayo po lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy nagpupuri at nagpasalamat sa oras na ito. Salamat Panginoon sa buong araw na Ikaw siyang patuloy nagpala, nagbigay ng patuloy na karunungan sa buhay ng bawat isa. Panginoon, dalangin ko po na Ikaw siyang patuloy na manguna sa kabuuan ng Grace United Methodist Church. Lord, kaya po ng aming mensahe about patungkol sa pagkatawag, sa paglilingkod. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat kaanib ng Grace United Methodist Church ay patuloy na mag-involve, makibahagi sa anumang ministeryo, Panginoon, ng iglesia ito na iyong ipagkakatiwala sa kanila. Lalo higit, Panginoon, dalangin namin na Ikaw ang siyang patuloy na magpala at patuloy na magbigay sa buhay ng bawat isa ng karunungan, ng kapayapaan at patuloy na pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa. Kaya Panginoon, salamat po at patuloy namin pinupuri ang iyong pangalan dahil Ikaw ay tapat at hindi nagbabago, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Kaya aming Ama, simula ko sa pinakabatang gulang hanggang sa pinakamatanda na kapatiran namin, Panginoon, dalangin ko ang patuloy na pagpapala na iyong ibigay sa kanila at lalo higit ang patuloy na karunungan
na sa iyo nagmumula, Panginoon. Lord, yun din aming dinadalangin ang aming pastor, Pastor Edric Ancheta, Panginoon, kasama ng kanyang buong pamilya, na ikaw siya patuloy na magpala. Lord, salamat po sa kanyang paglilingkod. Maraming salamat po sa kanyang katapatan na sa kabila ng pandemic, ng uncertainties na ito, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon, ay patuloy na nagsisikap, patuloy na inaabot, Panginoon, ang lahat ng mga kaanib para mapaalalahanan at mapalakas, Panginoon, sa kanilang spiritual life. May Lord continue to bless him, ang kanyang buong pamilya. We ask for your heavenly support and your heavenly provision be upon them. Kaya muli, inaangkin namin, Panginoon, ang katagumpayan ng buhay sa bawat isa, at maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong patuloy na karunungan na ibinibigay sa bawat isa. At maraming salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng iyong pagsilang, kami ay nakaranas ng pag-ibig, kami ay nakaranas, O Diyos, ng tunay na pag-ahon, Panginoon, sa usapin ng buhay, pananampalataya ng bawat isa sa amin. Kaya muli, inaangkin namin ang katagumpayan at patuloy na katatagan ng buhay sa buhay ng bawat isa. Kaya muli, inaangkin namin, Panginoon, ang katagumpayan ng bawat isa sa bawat pamilya, bawat miyembro ng pamilya ng Grace United Methodist Church. Katagumpayan at patuloy na pag-ibig mo ang siyang manguna sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming sagot na langin sa pangalan ni Jesus. Tanggapin natin ang bendisyon ng ating Panginoon sa Kanya na makapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon natin sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula panahon, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. And wonders of his love.